Hello again and welcome to another episode of Dok On Duty. Alam nyo, marami sumusulat sa aming kababaihan na namumroblema tungkol sa kanilang pagreregla. Katulad na lang ni Carlo Agravio. At ito ang sabi niya. Hello po, magtatanong po sana ako about delayed na po yung menstruation ko for 2 months. Nagsimula lang po ito nung mataba ako. Naranasan ko na to before during my teenage years kung tumaba ako, tumilay din ako. Ngayon 30 na ako at tumaba dahil nag-stop ako sa smoking ko, eto na naman, nagde-delayed na naman ako. Lesbian ako at sometimes nahihiya ako magpa-OB clinic. Pero nare-realize ko na mas lumalaki ako pag hindi ako datnan. Any suggestion po or opinion dapat kong gawin? Okay, Carlo, salamat sa pag-message mo. For starters, hindi dahil lesbian ka, dapat mahiya kang magpakonsulta sa OB-gyne. But then again, to answer your question, isang expert gynecologist from the Los Santos Medical Center in the person of Dr. Roosevelt Kuya ang pinuntahan namin para sagutin ang iyong katanungan. Doktora, paano nga ba natin matutulungan si Carlo? Thank you, Dr. Cecil, for that question. And hi, Carlo. Gusto ko na malaman kasi na how, yung ano talaga na yung weight mo sa ngayon. Pero nevertheless, sabi mo nga, tumaba ka. Okay. Yung pong nag-umpisa siya yung condition mo since teenage ka pa, diba? Meron kasi kami tinatawag na hormonal imbalance ang nangyayari pag tumataba po yung pasyente. Pero minsan po, meron kaming isang condition na tinatawag namin na polycystic ovarian syndrome. Pero bago ko po masabi na polycystic ovarian syndrome talaga yung sakit mo, pinapacheck ko muna po yung thyroid hormones. Kasi minsan po, nagiging hypothyroid po pala yung mga patient natin. Kaya yung pagtaba nila, hindi po siya nakokontrol. And then, i-check ko rin po yung sugar niya kung tumataas na rin po ba. Or kasi baka mamaya, dahil sa pag-gain ng weight mo, meron din pala kayong history of diabetes, which comes along with hormonal imbalance mismo. Kung wala naman po thyroid hormones, ibig po sabihin, meron po tayong hormonal imbalance. Yun na po yung sinatawag namin na polycystic ovarian syndrome. So ngayon po, lumabas nga po na meron kayong polycystic. We usually give po, oral contraceptive pills, which contains cyproterone acetate. Siya po yung tutulong sa inyo para maging balance yung inyong menstruation, yung inyong hormones, at magkaroon po kayo ng menses ng maayos. Ang pinaka-treatment po talaga niyan is lifestyle modification. So, yung mga patient po na may polycystic po talaga, ina-advise po namin mag-diet. Pag nabawasan po yung timbang ng patient ko, usually po, even without medications, bumabalik na po yung usual menses niyo. So, Carlo, sana mapapayo ko lang sa'yo ngayon. Kung ayaw mo magpakonsulta muna sa doktor, pwede naman i-try po natin i-modify yung lifestyle natin. Eat more of a balanced diet and then try to increase your physical activities. Pero sabi ko pa rin po, the best is you consult your doctor kasi po, para mas matingnan talaga kung ano talaga yung condition mo, kung talaga bang ito yung polycystic ovarian syndrome o may iba pa pong dahilan ang unusual na pagtataba nyo. So, from there, we can give you proper medications. Hindi tayo yung naghuhula lang. So, kung ayaw mo po talaga muna magpakonsulta sa isang OB-GYN at nahihiya po kayo, pwede po kayo magpakonsulta sa inyong family doctor. I'm sure matutulungan din po kayo. Thank you, Doktora Kuya, for your expert advice. And Carlo, ito nga ang sabi ni Doktora. For starters, baka daw may PCOS ka. Polycystic ovarian syndrome. So, this might be causing the delay in your menses. Then again, sabi din ni Doktora, your weight gain alone is contributing to the delay in your menses. So, ibig sabihin, kailangan mo ng lifestyle modification at diet. Sana, Carlo, nakatulong ang mga sinabi ni Doktora sa iyong katanungan. And for the rest of you who have medical concerns that you seek assistance with, just go to our Facebook page, RX Plus, and leave a message in our inbox again. This is Doc Cecil, your Doc on Duty. Thank you.